Magandang araw mga Lodi! Welcome na naman po sa panibagong kwento ng Buhay Egypt. Nais ko lamang po sanang ibahagi sa inyo ang aming mga magagandang karanasan at experience sa loob ng 3 araw dito sa Parao Azure Beach Resort. Sinuwerte lamang po kami at nabiyayaan ng kliyente ng asawa ko bilang gift o regalo ang all-inclusive 3-day stay sa hotel na ito. Masasabi kong nag-enjoy talaga kami dito mga Lodi, lalo na ang mga bata na siyang pinaka-importante sa lahat. Pero sa akin, isa pang pinaka-importante, ito ay libre. Isipin mo na lamang na meron kang tagapag-aliw sa mga matatanda at mga bata. At tagapag-handa ng inyong mga almusal tulad ng iba't ibang uri ng tinapay. Iba't ibang uri ng mga matatamis. Yan ay para sa mga diabetes. Char. Tagabati ng iyong itlog sa umaga or scrambled egg. Tagagawa ng noodles, shawarma, at grilled kofta na siyang parang longganisa sa atin sa mga Pilipinas. Pero ito ay gawa sa beef. Tagatimpla ng alak. Tagatimpla rin ng juice para sa aking mga chikiting at ng aking asawa. Sobrang masiyahin sila at mag-e-enjoy ka talaga dahil pala kaibigan din sila. Nakakagiliw silang panoorin at kung may hangover ka naman, may tagatimpla ka pa ng kape sa umaga. Para simula ng mga panibagong activities ay kakailanganin mo talaga ito sa buong maghapon, kaya kailangan may kargado ka ng kape. At syempre, para sa mga magagandang tanawin, upang magising si Junjun. Well, ang call time na pala namin ay 2:40 a.m. ng madaling araw, ng Biyernes. Pero kailangan pa namin gumamit ng Uber dahil 20 minutes away pa ang pick-up location ng bus na sasakyan namin papuntang Hurgada. At along the way nga pala mga Lodi, ay matadaan na namin ang isa sa mga sikat na tourist spot or destination na Alintay Marites. Ito ang tahanan ng kanilang mga mambabatas from 13th to 19th century. Ang pangalan nga pala nito ay Citadel. At pakaraan nga ang 20 minutos ay nakakarating din kami sa aming pick-up location. At mapapansin nyo na parang itong pamilya, parang Pasay Terminal sa Pilipinas. At tulad nga ng inaasahan ay hindi na makakali ang mga bata. Maybe, syempre, sa sobrang excitement. Pero, wala pang 30 minutos ay borlogs na agad sila, mga Lodi. At nang nagbukang liwayway na ay nagpa siya akong tumabi sa driver. At upang ibahagi na rin sa inyo ang ganda ng kalsada dito. At ang mga tanawin na sadyang bago sa paningin ko, mga Lods. Pero kung mapapansin mo, ang piso mo ay tamang 1,000 kung may makikita kang puno dito. Kaya sa tagpong ito ay lalo kong na-miss ang Pilipinas. Isa din pala sa nakapagpamangha sa akin mga Lods ay nung napansin kong may windmill din pala rito. Dahil wala rin talaga akong idea mga Lodi. At sa kaligitnaan ng aming biyahe ay meron din pala kaming stopover. Mabuti naman at inihina ko. Pwedeng magpaluto ng isda
kumain, magkape, or tsaa, basta sa loob ng 30 minutos ay tapos na kayo. Sanay na sila sa mga turista kaya palakaibigan ng mga tao dito at hindi ka na maiilang. At dito nga pala ay pakikita ko sa inyo ang view sa labas ng stopover area namin. Actually, border na pala ito ng Hurghada kaya inabisuhan na kami ng driver na maglabas ng mga visa ID for verification process. At nang makalagpas na nga kami ay nakarating na kami sa unang babaan ng mga guest ng iba't ibang resorts. Mga Lodi, mapapansin nyo na pabonggahan ang disenyo ng iba't ibang klase ng hotel beach resort dito sa Hurghada na makakapagpamangha sa inyo. At dito ako nabigla nang malaman ko na ang Hawaii ay nasa Egypt na pala. At nagulat ulit ako na may extension pa ang Hawaii dito. Medyo modern din ang dating nito kaysa sa nauna. At ito ang AMC Royal Hotel. Iniisip ko lang meron kayang Pepsi o Coke Hotel. Ang hilig nila sa Royal eh. Aminin ko mga Lodi, habang nakikita ko ang napakagandang view ng karagatan ay para ba akong isang batang nasasabi. Dahil 2 years din kasi kami hindi nakapagdagat. Dahil na rin sa pandemya at talagang kulang lang kami sa budget. Ang sumunod naman na hotel ay ang Palm Beach Resort. Na aaminin kong hindi ko feel ang color at design ng structure. At sa bandang ito ay medyo natawa ko. Kala ko kasi PNP headquarters. Grabe mga Lodi. Kung kanina ay puro bundok na bato at walang puno ang nakikita natin, ngayon naman ay kabaliktaran at napakaaliwalas at ganda ng kapaligiran. At meron pa palang humabulod. Ano mo'y parang castle ni Aladdin. Ang Albatross Hotel. Pero duda ko mga Lods, baka amoy kubeta sa loob niya. At sa hinaba-haba nga doon ng prosesyon, nakarating din kami sa aming destinasyon. Ang Parao Azur Beach Resort. Kaya naman agad na nag-check-in si Mrs. Dahil excited na ang mga bata. At mula sa lobby ay hinatid kami sa aming kwarto gamit ang golf cart. Malaki rin kasi ang lugar at medyo mainit sa labas dahil tanghaling tapat. Kaya di na kami naglakad. At nang makapasok na ang mga bata ay nagsimula na din akong i-check ang mga bagay-bagay. Maayos naman ang palikuran. May maliit na boat, siguro pwedeng lagayan ng mga brief ko. At may pakape rin si Mayor.
Salamat, Mayo! At syempre, isang posting muna dyan. Meron ding maliit na terrace na magsisilbi nating kapihan, mga Lodi, sa umaga at sa hapon. At syempre, bago natin simulan ang mga aktibidades, ay nag-decide muna ako na magtimpla ng kape. Kaya kailangan ng lakas. At hindi pa nga nauubos ang aking kape ay hinila na kami ng aming mga anak palabas ng kwarto sa sobrang excitement. At since tanghalian na, ayon kay Marites ay mayroon kaming dalawang option kung saan namin gustong kumain dahil may kantin sa lobby at mayroon din sa tabing dagat. At ang buong akala namin ay napakalapit lamang ng dagat, kaya sinimula na namin ang maglakad. Grabe, mga Lods, nakakamangha at nakaka-relax ang mga tanawin sa loob ng hotel resort na ito. At pagdating sa tabing dagat ay ito ang bubungad sa inyo. Mayroong magandang bar, restaurant, kung saan ay masasabi kong napakasarap ng mga pagkain kumpara doon sa lobby. At kaya bumanat na ng husto ang mga chikiting. Sarap talagang kumain, lalo na kapag libre. Sa kabilang bahagi nga pala ng resto ay makikita nyo ang iba't ibang uri ng appetizers. At syempre, mga desserts na bagay na bagay sa mga may diabetes. At sa harapan nito ay makikita mo ang pizza station na pwede kang gumawa ng sarili mo depende sa trip mo, Lodi. Girl, a boss! Kaya nung kami ay halos maimpatyo na ay nagpasya na kaming bumalik sa aming kwarto at mag-recharge, mga Lods. Upang sa ganoon ay magkaroon ng lakas si Junjun sa mga susunod na tagpo. Magkita-kita po ulit tayo sa part 2 ng Hurgada Trip, mga Lodi. Kung kayo po ay nag-enjoy, sana ay paki-follow na rin po at i-share ang video natin, mga Lods. God bless at ingat. Bye-bye!